Sumaya mo ang mga anak na Espiritu Santo. Sumayo ang Panginoon. Mga kapatid, pag-isigyan natin ang ating mga kasalanan ng mga pagkukulang. Sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na nananahan sa inyo.
ang salita ng Diyos. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang buong daigdig lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo, at yausang ligay, ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Sino ang marapat umamon sa burol? Sa burol ng buong, sino mang aamon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosa, tapat sa pangako na binibitiwan. Panginoon, bayan mo ay tumutulog sa iyo. Ang Panginoong Diyos, pagpapalaan siya, iniligtas siya at mawawalang sala. Gayon ang sino mang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos na ako. Panginoon, ang bayan mo ay Aleluya, aleluya, hindi nais ng may kapal na sa larin pag-usahan, kundi siya ay magbagong buhay. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Dumating noon ang ilang mga tao at ipinalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang Galileo, samantalang ang mga ito'y naghahapon sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, akala ko na higit ng kasalanan ng mga Galileo ito kaysa ibang mga taga-Galilea ay sa ngayon sinabi nila, hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at inaligda ng inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayo lahat. At ang naging walang namatay ng pamagsaka ng tore sa sinuwe, sa kalaban ng higit silang kasalanan kaysa ibang may nirahan sa Jerusalem. Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at inaligda ng inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayo na. Sinabi sa kanya ni Jesus ang kanihagan ito, may isang tao na may puno ng ikot sa kanyang basa. Minsan tinignan niya ang may bunga ito, ngunit wala siyang nakita. Kaya sinabi niya sa nagpapag-alaga ng basa, tatlong taon na akong bumabalito at naghahanap ng bunga sa puno ito, ngunit wala sumagot ang tagapag-alaga, huwag ko muna natin putulin na sa taong ito. Kung kaya ko ang palibot at lalagyan ko ng pataba. Kung mamumunga ko ito sa darating na taong, mabuti. Ngunit kung hindi, putulin na natin. Ang mabuting balita ng Panginoon. So bahagi ko ng patuloy na paanyaya ng Diyos na huwag natin kusulahan ang aming kapwa. Yung dalawa manibawa na ibinigay niya Jesus. Hindi naman ba na dumaras na kung tawagin naman natin ay kahit dik-dik-dik
sa ikaw at kaligtasan. Ito ay nung panahon ni Jesus, ito ay may tuturing na mga kahindig-hindig na pangyayari. So, pero sabi ko ay hindi naman gano'n na tayo dinanas sila yun. Sila na yung pinakamasama. Pagkaya na yung binibigay ng buong ito, huwag natin mustahan ng ating kapwa-tao. Sabagat hindi natin alam ang tunay ng katayuan at walang kwarsa sa usapan kaya na ibinigay ni Jesus ay ang pag-uusga ay para sa Diyos. Ang musla o ang musla. At yung hangin na ipinibigay niya sa atin ay, well, maaaring magbigay ito ng patuloy ng pagyaya na ano, na simple, na pinamamanigulo sa atin, na gumagawa ng kasamaan, na mga tao gumagawa ng kasalanan, ay naghihintay ng kapahamakan. Sigurado darating sila ng kapahamakan kasi yun ang epekto ng kasalanan. Kahirapan, kapahamakan. Kaya yun yung isang bagay na sinasabi ni Jesus ay ingatan natin ang ating sarili na huwag natin hayaan na tayo ay mapahamak gawa ng pagkakasa. At sa pangalawang istansya ay patuloy na ibinibigay o yung tinatawag po natin patuloy ng pagkaya, the merits of God. Kasi siya naman sa atin, no? Tatlong taon na ako pumaparito pero wala akong makita ng bunga. So ito po yung panahon na dapat ay nakita ng isang tao. Yung sapat na panahon para yung isang puno, ang partikular na pinabanggit dito, ang puno ng ikos, ay dapat na mabunga. Pero ay hindi pa rin nabunga. Kaya sabi, bigyan pa ng isang pagkakataon. Kaya patuloy na pinamamanig sa ating awa ng Diyos. Na ang Diyos ay naghihintay sa atin na magbalik loob. Kuminsan ay ina-extend niya pa yung tanging na ipinagkakalaw sa akin. At muli po itong bibigyan ng pansin, no? Ay, sabi niya, ito yung mercy of God. Alam niyo, patuloy na nakikita natin isa o sa mga pagkapahalaga na nakita mo natin kay Pope Francis ay yung kanyang pagkili sa dakilang pahayag, kasi ito rin po yung topic na ibinigay niya nung siya ay tumalaw dito sa Pilipinas. Mercy and compassion. Sa darating na taon, ito talaga ang Jubilee of God's Mercy. Simula mo sa January. O bahagi yung nanusa ay pinaalala ng pagkakapal. O ito yung makita ko natin. Na isang sa bagay na binibigyan ng katuluan ay makita ko natin na tumisan na hindi nakikita ng tao. Na
siya nagkukuluan siya, kapag nagbawa ko sa pinto, dahil bahagi ko ngayon ng sino ng family. At isa sa pinag-usapan dito ay yung communion of the divorce. Na hindi na huwag
sa mga itinuturing natin na nasa katayuan ng nagdaranas ng kahirapan. Gawa ng sila ay pumasok sa tinatawag namin bad parents. So ito yung patuloy na ay pinapahayag ng buong may kapatid. Yung patuloy ng pagkabay sa awa na kung saan ay makita ko na hindi lang po siguro sa sigurawin ng pagkabay. Kaya po kasi ito yung ngayon ay ito yung medyo malapit ko sa ang gawa ng sinod ng family na ginagawa sa Roma. Pero ito yung patuloy na ako na binibigay ng Puma. Hindi na mo ka na visio o verisi kung sa mga pagkakataon na yung open na matugunan yung kanilang kakaiwan. Hindi na mo ka na naging tama na yung kanilang sitwasyon. Hindi. Pero yung Pastor Marte na may pakitawa natin yung ating pagmamahal at apa doon sa mga tao maaaring hindi nakatulungan sa panawagan ng kung may kapalo. So sa akin din naman ay nawa po ay makapalakas din tayo ng mga programa na nagpapahayag ng awa at pag-ibig ng Diyos. At isa na nga po dito sa partikular ng Pagkinos ay lalong-lalo na ako sa pangalaga ni San Martin de Porres. Yung po may mga may sakit. Nanawa ko ay patuloy na itong mapalakas. Nawa ay makadagdag tayo ng mga programa ng pastoral para sa mga kapatid na may mga karamdaman. So, sabi ko nga ay nakakalungkot na lamang ako at sapagkat yung pong aking nakaschedule na blood testing ay hindi na muli kasi yung aking head ay nagkasakit. At sabi ko natin, kulang pa kayo ng tao. Matutuloy ko sana kung mayroon siya ibang membro na ibang membro na pwedeng makatulong. Kasi, pero wala pa siya kasi kasama sa ministry. Kaya nangyari ay kahit ang sana na siya ay mayroon sakit pero kung mayroon siya kasama sa ministry ay sana po yung magpapatuloy yung ating plano testing nung nakalipas sa Sabado. Pero hindi nagawa mangyari dahil sa kulang tayo sa tao. So ipanalangin natin. Ipanalangin natin na kung saan ay we need people para po sa ating mga programa pang pastoral na maglahat ng awa at pag-ibig ng Diyos. At isa na ang sana natin na mabigyan din ng pagtuturo na nais natin matulungan ay yung pangalaga natin sa mga miskin. At sana po ay isa yun, dumami yung sana yung membro ng Health Ministry. Sa pagkabahagi ng pag-ilos na binigyang pansin ng patulad na katulad ng isang matindigores na namalaga sa mga may sakit. Hindi mo kailangan maging doktor. Hindi mo kailangan na maging nurse. Hindi mo kailangan na kay marunong sa medical aspect ng buhay. It will help. Pero ano yung kita kailangan? Mga tao na handang tumulong para sa mga kapatid natin na may sakit. Yung mga tao na handang magmanasakit para mapalakas natin ang ating ministry ng mga may sakit. Kaya siguro ito yung bigyan natin ng pagtutok na
patron. Nangangalaga sa mga may sakit. Pero yung ating minister may sakit, nagsusolo. Nagsusolo. Walang patulog. E paano nga kung magkakamalaga output issue of mercy para maramdam sa mga may sakit, kulang tayo sa tao. So yun ang ating ipag-usap para po sa araw na ito. Na tayo na ay tunay na makapagdulot ng awa ng Diyos. Lalo-lalo ang sa mga isakit sa pamagitan ng pagdasal na nawa ay dumami ang mga membro ng Ministry of Health. At baka po sa inyo sumali kayo narito. Kung meron kayo alam na pwede ninyong isali sa Ministry of Health. Kung may mga kumpay pala, hindi ipagbigay alam mo lang ako. Pero yung isa sa mga punto sa nais natin na bigyan din ng diin. Manalangin tayo mga kapatid at mga pagkakain ang inikanda ng Diyos, ang mga kapatid. Pasalamat na ang pamilya Pasalaya. Legion of Mary, Carmen Holmes. Attention of San Pedro, Mitchell. Thank you.
kasalanan. At sa ikalulupad ng aming pagsamasayunan sa pamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawa ng hanggang. Sumayin niyo ang Panginoon. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoon ng aming Diyos. Hindi naman matapos sa mamuna ni mga kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis na ang malagal at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inuwin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang magandipan. Ang aming dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Dahil hindi na lahat ng mga pumano,
Santo Pahala, Pere, Maria, Pilar ng Diyos. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na buhay dito sa daigdig na kaluluhod sa iyo. Maipag-iwan naman namin ang pag-uuring sa kalangan mo sa so, magigyan ng anak na aming Panginoon, Jesus Cristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa Diyos ang mga kapangyarihan kasama ang Espiritu Santo magkasawalan ng hanggan. Upang tayo ay hindi lang tumanggap ngunit maghintaan ng awa ng Diyos. Thank you.
biyayang natanggap mo mula sa Diyos ay humihikayat sa amin ngayon upang hilingin ang iyong pamamagitan. Kung kababaan daw kami nagsusumamo upang kami rin, katulad mo, ay palaging maging kaibigan ni Kristo na binuhos ang buhay sa pagmamahal sa Diyos at sa kapwa habang nabubuhay dito sa lupa. Ngayon nasa presensya ka na ng Diyos, ibulong mo sa batalang manggagamot na ipagkalob sa amin ang kalusugan ng aming kaluluwa at katawan. Amen. Ama namin ang pagmamahal, kami ng sipakinama kayo dumadalang ang pinanalita ng kulera namin si San Antonio Maria ay may hayat namin at ang itinuro niya ay nagawa namin ganapin sa pamagitan ni Yesu Cristo. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawa na ka. Amen. So,